Nagsimula ang anime sa tatlong bata na sina Emma, Rey, at Norman, na nakatingin sa isang lagusan patungo sa mundo sa labas. Ang mga bata ay pinanganak na sa bahay ampunan at kailanman ay hindi nila naisulayan ang mundo sa labas, kaya naman nagtataka sila kung bakit hindi sila pinahihintulutang umalis sa lugar na ito. Masayang gumising ang mga bata at masiglang nagtungo sa hapagkainan. Silang tatlo ay ang mga nakakatandang mga ate at kuya ng mga bata, kung kaya naman sila ang naatasan sa paghahanda ng almusal. Inasar naman ni Ray si Emma at tinanong kung ilang taon na ba ito, dahil ang mga tropa niya ay ang mga batang bulinggit. Nainis si Emma pero nakita niya si Isabella na kanilang ina, na natatawa rin sa pang-iinis sa kanya ni Ray. Sinabi ni Isabella na ang pinakagusto nitong ugali ni Emma ay ang labis nitong pagmamahal sa kanyang pamilya. Sabay-sabay na masayang kumain ng almusal ang 38 mga bata na ani ay magkakapatid. Samantala habang kumakain ay ipinakita naman ang mga numero sa kanilang mga leeg. Ito na ay ang espesyal na araw kung saan si Connie, na isang maliit na batang babae, ay lalabas sa paraiso upang magpaampon. Ang mga bata ay nagkaroon ng isang pagsusulit. Ang tatlong batang sina Ray, Emma at Norman ay nakakuha ng perfect scores. Ang tatlo pa lang ito ay mga genius at nangunguna sa klase. At dahil sa selos ay hinamon naman ni Don si Norman sa isang laro na kung tawagin ay tag. Sa labas ng bahay, naglaro sila ng tag, tumakbo na ang mga bata at inurasan naman ni Ray si Norman. Dapat ay mahawakan ni Norman lahat ng mga bata bago maubos ang oras. Ang mga bata ay tahimik na nagtatago nang makita sila ni Norman. Si Don naman ay kumpiyansa na hindi siya mahahanap dahil nakita niya ang mga footprint ni Norman na papalayo. Akala nito ay nalagpasan na siya, ngunit not akon siya dahil biglang sumulpot si Norman sa likod. Sinabi ni Norman na ang kahinaan ni Don ay ang pagkamainipin at pagkainis nito. Ang lahat ng mga bata ay nakita na ni Norman maliban kay Emma na may athletic body. Naghabulan ang dalawa subalit hindi kayang tumalo ni Norman sa mataas na bangin, kaya naman naiwan siya. Naghanap ng ibang daan si Norman at nang makita niya ang pinagtataguan ni Emma ay nagkunwari itong nadapa dahil alam niyang hindi siya matitiis ni Emma na mapagmahal sa pamilya. Pagkababa nito ay nahuli na siya ni Norman. Sinabi ni Norman na ang kahinaan ni Emma ay ang pagiging masyadong mabait nito. Naiinis naman si Emma dahil not okay na naman siya ni Norman. Sinabi ni Ray na ang pagkakaiba nila ni Norman ay strategy. Sinabi naman ni Norman na mas magaling na isang tactician si Ray. Ngunit sinabi rin ni Norman na wala pa ring tatalo sa kanilang ina na si Isabella dahil hindi pa nila ito natatalo sa larong chess. Hinamo naman ni Don si Norman sa isang rematch dahil nag-init na naman ang ulo nito. At nagsimula na nga ang susunod na laro. Habang naglalakad ay napunta si Emma at si Norman sa malapit sa gate. Pinagbabawalan sila ni Isabella na lumapit dito sapagkat lubhang mapanganib. Nandoon din pala si Ray at sinabi nitong isang kasinungalingan ang sinasabi ng kanilang ina. Dumating ang iba pang mga bata at sinasabing kapag 12 years old na daw sila ay makakalabas na sila upang ampunin. Sinabi naman ni Gilde na walang nagpapadala ng sulat sa kanila mula sa mga bata na lumalabas ng bahay ampunan. Inisip na lang nila na masyado ng masaya ang mga batang nakalabas na sa bahay ampunan, kaya naman nakalimutan na sila ng mga ito. Kinagabihan ay kinakailangan ng magpaalam ni Connie sa bahay ampunan hanggang sa maiyak siya dahil ayaw talaga niyang iwan ang mga kapatid. Kinatid ni Isabella si Connie sa gate pero nakita ni Emma ang larwang manika ni Connie na nasa lamesa, kaya naman kinuha niya ito agad. Sinabi ni Norman na hindi pa raw nakakaalis sila Connie dahil hindi pa bumabalik si Isabella, kaya naman napagpasyahan nilang ihatid ito kay Connie. Pagdating nila ay walang tao, kaya naman napagpasyahan na lang nilang iwan ito sa loob ng karwahe, pero pagbukas ni Emma ng karwahe ay nahulog nito ang manika at napaatras sa sobrang gulat sa natuklasan. Nang silipin nito ni Norman ay tumambad ang katawan ni Connie na wala ng buhay. Bigla namang may nakarinig sa kanila at agad namang nagtago ang dalawa. Matinding takot at gulat ang kanilang naramdaman nang makita ang mga halimaw na may malalaking mga mata. Nalaman ng dalawa na wala pala sila sa isang bahay ampunan kundi ay nasa isang human meat farm para sa pagkain ng mga halimaw. Nalaman nila na ang karne nilang tatlo nila Ray ay inaabangan ng mga ito dahil sa sila ay mga matatalinong bata at mas masarap kainin. Bigla namang may naamoy na kakaiba ang isa sa mga halimaw, kaya naman sumilip ito sa ilalim ng sasakyan. Mabuti na lamang at nakatakbo na itong dalawa. Hindi naman makapaniwala si Emma sa natuklasan. Bumalik na ang dalawa at sinalubong sila ni Ray, ngunit sinabi nila na hindi nila naabutan sila Connie. Dahil sa natuklasan ay nagpaplanong tumaka si Norman kasama si Emma at si Ray. Ayaw namang iwanan ni Emma ang mga bata sapagkat mahal niya ang mga ito. Sinabi ni Norman na tatakas daw silang lahat kasama ang mga bata. Hindi naman nila alam na si Ray ay nakikinig sa kanilang usapan. Samantala nabigla si Isabella nang makita ang manika ni Connie sa labas ng gate na alam niyang naiwan sa bahay. Naisip nitong may bata na nagpunta at nakatuklas sa katotohanan. Napanaginipan ni Emma si Connie at ang isang halimaw na kakainin dapat siya nang bigla siyang magising. Kinabukasan ay naiisip pa rin ito ni Emma, ngunit si Norman ay ang ganda ng ngiti. Sinabi ni Norman na kailangan nilang magpanggap na parang walang nangyari para hindi sila mapagdudahan. Nagpapanggap din umano si Isabella na parang walang nangyari at yun din ang dapat nilang gawin.
Naisip nila na kaya hindi pa sila pinapadala upang kainin ay dahil nakakakuha sila ng perfect score sa test dahil sa mas masarap umano ang utak ng mga matatalinong bata kaya naman hinihintay nila itong lumaki. Subalit pagsapit ng 12 taong kaarawan ay ipapadala na rin sila. Napag-alaman din nila na ang pagitan bago magpadala ng bata sa labas ay 2 buwan kaya naman kailangan nilang makaisip ng paraan kung paano makatakas sa lugar na ito. Nagpunta ang 2 sa gubat upang magplano. Napagpasyahan nila sa sabakod sila dadaan patungong gubat sa halip na sa gate. Inakyat naman ni Emma ang puno at nakita na ang pader ay may kapal na 2 hanggang 3 metro. Ang isang bata naman ay nawawala sa gubat at agad itong nahanap ni Isabella nang walang kahirap-hirap na labis naman na ikinabahala ng 2. Nakita nila ito na may tinignan na isang kumpas kaya naman naisip nila na may tracking device na nakatanim sa kanilang katawan. Samantala habang naglalakad sa hallway ay nakasalubong ni Emma si Isabella. Nais nitong malaman kung si Emma ang salarin ngunit hindi ito nagpahalata at ngumiti. Bigla namang nagring ng bell si Ray dahil handa na raw ang hapunan. Nang pababa na ng hagdan ang 2, tinanong sila ni Isabella kung nagpunta sila sa gate kaya naman itinanggi nila ito. Pagbaba nila ay labis silang nanghina sa sobrang kaba. Kinagabihan ay pumasok sila sa isang silid. Kumuha sila ng mga tela at itinago sa isang puno upang gawing lubod. Naisip ni Norman na sabihin na ito kay Ray nang biglang nagpakita si Ray na kanina pa pala nakikinig. Si Ray ay isang batang magaling sa mga machine kaya naman malaki ang maiitulong niya para matanggal ang mga tracking device sa kanilang mga katawan. Sinabi ni Ray kay Emma na napaka-imposible na itakas ang lahat ng mga bata, ngunit ayaw talagang pumayag ni Emma. Pinipilit naman ni Ray kay Norman na napaka-imposible ng iniisip ni Emma subalit natawa na lang si Norman dahil sa mga sitwasyon na takot siya para sa kanyang buhay, si Emma naman ay gusto paring protektahan ang kanyang buong pamilya. Hindi makapaniwala si Ray sa plano ng 2 na iligtas lahat ng mga bata. Samantala bigla namang nagring ang bell na hudyat na kailangan na nilang bumalik sa bahay ampunan. Pagdating nila ay ipinakilala ni Isabella ang si Sister Crone. Nabahala ang 2 sapagkat nadagdagan ang kanilang kaaway. Ipinakita ni Isabella ang kwarto ni Crone na malapit sa kwarto ng mga bata kaya naman mas magiging mahirap ang kanilang pagtakas. Naisip ng 3 na tignan si Carol na bagong dating na bata sa kanilang farm upang hanapin kung saan inilalagay ng mga halimaw ang tracking device. Nag-uusap ang 2 matanda at magkakilala pala sila. Nais ni Isabella na sauluhin ni Crone ang lahat ng mga impormasyon ng mga bata, sinabi niya rin kay Crone na nalaman ng mga bata ang lihim. Sinabi ni Crone na dapat ay ipadala na kaagad nila ang mga batang ito subalit pinigilan siya ni Isabella, sinabi nito na kumpiyansa siya na hindi sila matatakasan ng mga bata. Nagkasundo ang 2 na magtulungan. Habang nasa kwarto si Crone, ay parang baliw itong kinakausap ang isang manika, nagbabalak si Crone na hulihin ang mga batang nakatuklas ng katotohanan at i-report ang pagkakamali ni Isabella upang siya na ang maging bagong ina ng bahay ampunan. Habang nag-uusap ang 2 bata, ay biglang sumulpot sa likuran nila si Crone. Tinignan nito si Norman nang may halong pagbabanta. Naisip ng 2 na silang mga pinakamatatanda na mga bata ang pinaghihinalaan ni Sister Crone. Samantala habang banibihisan naman ni Emma si Carol na bagong dating sa bahay ampunan ay kinakapa nito hinahanap nito kung nasaan ang tracking device. Nakita niya ang isang pantal sa likod ng tenga ni Carol at ang iba pang mga batang bulinggit ay meron nito. Naisip niya na dito na nga nakalagay ang hinahanap nila na tracking device. Samantala kinokontakt naman ni Isabella ang headquarters ng mga halimaw para sa arawang report. Tinanong ng isa sa namumuno kung maayos daw ba na maipapadala ang 3 malulusog at matatalino na bata at sinabi naman ni Isabella na wala daw magiging problema. Ang 3 bata pala na sina Ray, Norman, at Emma ay i-o-offer sa pinuno ng mga halimaw dahil sa mataas na kalidad ng mga ito. Isang umaga ay sinabi na ni Emma kila Norman at Ray ang natuklasan. Naisip naman ng mga bata kung sisirain nila ito ay baka malaman din ng mga halimaw. Kaya naman naisipan ni Ray na sa kanila ito sisirain kapag sila ay tatakas na. Iniisip nila kung paano nila ito sasabihin sa mga bata na mahal si Isabella bilang kanilang ina. Sinasabi naman ni Ray na sagabal lang daw ang mga batang maliliit sa kanilang pagtakas dahil sa hindi pa sila masyadong nakakalakad. Naisip naman ni Emma na kailangan nilang sanayin ang kakayahang pisikal ng mga bata sa pamamagitan ng paglalaro ng tag. Nagsimula na nga silang maglaro ng larong tag upang sanayin ang mga bata. Habang nag-uusap naman sila ay nakangiting aso naman sa kanila si Sister Crone. Gustong sumali ni Crone at pinasali naman nila ito at ito ang taya. Nag-iwan ng mga baka si Norman ngunit alam ni Sister Crone na peke ang mga ito. Nakita nila na mautak si Sister Crone sapagkat gumagamit ito ng mga strategy para mahuli ang mga bata. Mas mabilis na nahuli ni Sister Crone ang mga bata at sa kanya hinanap ang 3. May natirang 2 maliit na bata ngunit niligtas ito ni Emma, nagawa naman nilang makapagtago sa bruha. Bigla namang nagpakita sa kanilang uluhan ang bruha na parang sa horror movies. Ang natitira na lang ay si Ray at Norman. Todo na sa habol si Crone sa mga natitirang sina Ray at Norman dahil may 8 minuto na lang siyang natitira.
Hindi naman niya nagawang abutan ang dalawa dahil naghiwalay ito at naubos na ang kanyang oras. Naisip ng tatlo na parang merong traidor sa mga bata dahil sa hindi na kumikilos si Isabella laban sa kanila. Habang naghahanda ng hapunan ay napatingin si Emma sa mga bata at iniisip kung sino sa kanila ang traidor. Nagsimula ang anime kay Norman na may itinagong bagay sa ilalim ng kama. Samantala kinumusta naman ni Isabella si Krone tungkol sa pamamalagi nito sa kanyang tahanan at sinabi ni Krone na napakaganda daw dito at matatalino lahat ng mga bata. Natutuwa si Isabella kay Krone dahil sa sumusunod itong maigi sa mga ipinag-uutos niya at malaking tulong ito upang mabantayan ang mga bata, kaya naman hindi na niya kailangan malaman kung sino sa mga ito ang nakatuklas ng kanilang lihim. Kinabahan naman si Krone nang sabihin ni Isabella na alam niyang nagkukunwari lang siyang masunurin pero may lihim na binabalak, kaya naman pinanggako ni Isabella na magiging isang ina din si Sister Krone kung magiging masunurin lamang ito sa kanya. Pagpasok naman ng kwarto ni Krone ay galit na galit ito, kaya naman nasira niya ang manika sa galit. Samantala habang nagsasampay ay nag-uusap ang tatlo kung paano nila sasanayin ang kakayahang pisikal ng mga bata. Naisipan ni Norman na sabihin kina Gilda at Don upang mapadali ang pagsasanay. Sinabi naman ni Ray na paano kung isa sa kanila ang traidor, ngunit sinabi ni Norman na ayos lang daw dahil makukumbinsi nila itong maging kakampi nila. Sinabi ni Ray kay Emma na ipapakita niya ang iba't ibang formation pattern na kailangan nilang kabisaduhin, at nagsimula na ngang magsanay ang mga bata habang si Isabella naman ay nakatingin. Nasiyahan ang mga bata sa kanilang ginawang mga bagong formation sa larong tag. Habang nagpapahinga ang tatlo ay napag-usapan nila si Phil na isang batang paslit, at iniisip nila kung si Phil nga ba ang aso ni Isabella. Ayaw namang pagsuspetsahan ni Emma ang sinuman sa kanilang pamilya, pero sinabi ni Ray na kailangan nilang mag-ingat dahil napakasensitibo ng kanilang sitwasyon. Tinanong naman ni Norman kay Ray ang tungkol sa pagsira ng mga tracking device, sinabi nitong 10 araw pa ang kailangan niya para magawan ito ng paraan, sabay sinabi ni Norman na gagawin na nila ang planong pagtakas 10 araw mula ngayon, na ikinagulat naman ng dalawa dahil masyado pa raw maaga. Tutol dito sina Emma at Ray, pero sinabi ni Norman na gumagawa din daw ng hakbang si Isabella laban sa kanila, dagdag pa nito na pagkasira nila ng tracking device ay tatakas na kaagad sila. Kinagabihan ay kinausap ng tatlo sina Gilda at Don para sabihin na sila ay biktima ng human trafficking at si Connie ang pinakahuling na ibenta sa mga ito, pero natawa si Don dahil iniisip nitong nagbibiro lang sila. Hindi pa rin makapaniwala si Don sa mga sinasabi ng tatlo dahil napakabait ng pinapakita ni Isabella sa kanila, pero sinabi ni Gilda na mahal daw ni Emma si Isabella at ang buong pamilya, kaya naman hindi ito magsisinungaling sa kanila tungkol dito. Tinanong naman ni Don kung buhay pa si Connie, pero sinabi ni Norman na hindi daw nila alam. Ipinakita naman ni Norman ang mga score ng lahat ng mga bata sa bahay ampunan at dagdag pa nito na ang may mga mabababang score sa test ay ang mga naunang ipinapadala sa labas ng gate. Dahil sa lahat ng nalaman ng dalawa ay napapayag nila itong makipagtulungan sa kanila. Habang papabalik sa kanilang silid ay sinabi ni Ray na hindi dapat pinapaasa ni Norman ang dalawa na buhay pa si Connie, sinabi naman itong sa kanya na ito iintindihin kapag sila ay nakatakas na. Sinabi naman ni Norman kay Ray na maaaring isa sa kanila ang traidor, kaya naman naghain ito ng trap para malaman kung sino ang spy sa dalawa. Magsasabi siya ng magkaibang lokasyon sa dalawa kung nasaan ang mga lubad, sasabihin niya kay Don na ang lubad ay nasa ilalim ng kanyang kama, at kay Gilda naman ay sa kisame ng CR sa second floor. At malalaman nila kung sino ang spy sa kung saang lokasyon ng lubad ang matutuklasan ni Isabella. Samantala habang natutulog ang lahat ay lumabas ng silid si Gilda at may nagpasok naman ng papel sa sulok ng pinto ni Isabella na agad naman itong pinuntahan para basahin, na ang nakasulat ay sa kama ni Norman. Si Gilda ay nagpunta kay Krone at habang nag-uusap ang dalawa ay pinapakinggan sila ni Emma. Sa loob naman ng silid ay sinabi ni Gilda na ayaw na nitong lagi siyang nilalapitan ni Krone. Ngunit nang papalabas na siya ay pinaghihinalaan siya nitong may nalalaman na rin tungkol sa kanilang lihim, kaya naman inaaya siya nitong makipagtulungan na lang sa kanya, ngunit hindi makapagsalita si Gilda sa takot, ngunit sa wakas ay naggalit-galaitan ito para makawala sa sitwasyon. Pagbalik ni Gilda sa kanilang silid ay sinalubong siya ni Emma, kaya naman niyakap niya ito. Samantala naiinis naman si Krone dahil ayaw sa kanya kumampi ni Gilda. Kinabukasan habang naglalabada ay nag-uusap si Don at Krone habang si Isabella naman ay nagmamasid, at nalaman naman ni Don na ang larong tag ay ginagamit nila upang sanayin ang mga bata. Tinanong ni Norman kung isasama ba niya ang spy sa pagtakas at sinabi ni Emma na isasama pa rin niya ito. Kinuha naman ni Norman ang mga trap na lubad, pero wala na ang lubad sa sinabi nitong lokasyon kay Don sa ilalim ng kama niya. Nagulat naman si Ray nang sabihin ni Norman na siya ang traidor. Ang trap pala na iyon ay para talaga kay Ray. Nagkatitigan naman ng matagal ang dalawa, hanggang sa matawa si Ray dahil sa siya ay nabisto na siya pala ang spy. Nalaman din ni Norman na matagal na palang spy si Ray ni Isabella at alam pala nito ang katotohanan.
Subalit sa kabila nito ay hindi pa rin ito itatakwil ni Norman bilang kaibigan dahil naniniwala siyang kakampi pa rin nila si Ray dahil si Ray ang nagtago ng manika ni Connie kaya naman inihatid ito nila Norman at Emma sa gate kaya naman natuklasan din nila ang lihim. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Norman na nagpresente pala si Ray bilang spy ni Isabella kapalit ng ilang mga bagay na ginamit naman nito para pag-aralan kung paano sirain ang mga tracking device na matagal na pala niyang alam kung paano gawin. Matagal na palang nagpaplanong tumakas si Ray mula pa nung una niyang malaman ang lihim ni Isabella. Dagdag pa nito na hindi daw siya kalaban at hindi din kakampi. Dagdag pa nito na kakampi daw siya kila Norman kung hindi nila isasama sa pagtakas ang mga bata at silang tatlo lang ang tatakas nila Emma dahil mga pabigat lang daw ang mga ito. Si Norman naman ay napilitan na lamang na sumang-ayon sapagkat malaki ang maiitulong ni Ray sa kanilang plano. Si Ray naman ay nagpunta kay Isabella para mag-report. Sinisisi naman ni Isabella si Ray kung bakit nalaman nila Norman at Emma ang kanilang lihim. Samantala na naginip naman si Norman na tumatakas silang lahat kasama ang mga bata ngunit nabigo sila dahil sa isang halimaw. Kinabukasan ay nag-usap ang tatlo at tinanong ni Emma kay Norman kung ano ang balita sa sinet na trap nito. Nagulat naman si Norman nang biglang umamin si Ray kay Emma na siya ang spy na ikinabaliw nito kaya naman pinaliwanag itong lahat ni Norman. Napag-usapan naman nila ang tungkol sa tracking device dahil sa may sinacrifice si Ray na isang bata para sa kanyang pag-aaral nito. Kaya naman sinabi ni Emma kay Ray na hindi na ito nag-iisa at wag na wag niya na itong uulitin. Pagbalik sa kanilang bahay ay nireport ni Emma ang kanilang obserbasyon ni Gilde kay Isabella. Ito raw ay nawawala bago sumapit ang ika-8 ng gabi kaya naisip nila na merong secret room sa bahay na ito at kaya naman pinag-usapan nila kung nasaan ang pintong papasok dito. Sinabi naman ni Ray na nagre-report sa headquarters si Isabella araw-araw at gusto namang puntahan ito ni Dun upang makahingi ng saklolo sa labas, ngunit ang pagpunta dito ay hindi madali. At dagdag pa ni Ray na ang radyo ay malamang na nakakonekta sa headquarters lamang kaya hindi nila ito magagamit para makahingi ng tulong. Bumaba naman si Dun at Gilda upang maghanda ng hapunan pero sa halip na sa kusina ay gustong hanapin ni Dun ang secret room kaya naman pinasok nila ang silid ni Isabella. Hindi ito makita ni Dun pero nabuksan ito ni Gilda, yun nga lang ay nakalock ang pintong papasok dito. Sa labas naman ay biglang may papasok sa loob ng kwarto, takot na takot ang dalawa pero si Phil lang pala ito na nakikipaglaro ng hide and seek. Paglabas nila ay gumamit na malaki snatcher sa kya pumove si Dun upang kunin ang susi kay Isabella, bumalik sa loob ng silid ang dalawa at binuksan ang pinto. Nag-imbestiga sa loob ang dalawa at may nakita silang isang lihim na lagusan pa ibaba at nagulat sila dahil nakita nila ang mga laruan ng mga batang na unang naipadala sa labas ng gate. Samantala naisip naman ng tatlo na ang susunod nilang dapat imbestigahan ay ang labas at saka nagpunta sila sa library at dito ay may ipinakilala na si William Minerva na isang manunulat ng mga libro. Ayon kay Emma ay nagbibigay ito ng mga clue sa loob ng kanyang mga akdang libro kaya naman nilatag nila lahat ng mga libro na akda nito at nalaman nila na nagbibigay ito ng mga clue gamit ang Morse code. Naisip naman nila na maaaring kakampi nila ang nasabing manunulat at ang librong ito pala ay nakita ni Emma dahil ipinakita sa kanya ito ni Phil. Napatras naman si Dun at aksidente nitong nabuksan ang isa pang lihim na silid at dito nila nakita ang isang malaking radyo. Kaya naman napaisip ang dalawa kung buhay pa nga ba talaga si Connie at ang iba pang mga batang na unang ipadala. Kinumpronte ni Dun ang tatlo tungkol sa katotohanan at umamin naman na ang tatlo at ikinagulat naman ni Dun at Gilda ang buong katotohanan. Ikinagalit ni Dun ang paglilihim ng tatlo kaya naman nasuntok niya si Norman at nang sawayin ito ni Ray ay nasuntok niya rin ito dahil wala daw silang tiwala sa kakayahan nilang dalawa ni Gilda. Lumabas si Dun upang magpahangin at saka naiyak dahil gusto niya raw maging malakas. Sinundan sila ng tatlo upang humingi ng tawad kaya naman nagkabati na silang magkakaibigan. Habang nag-uusap ang limang bata sa labas ay may naramdaman bigla si Ray na parang may nagmamasid sa kanila. Kinabukasan ay nag-uusap ang mga bata sa labas dahil plano na nilang akyatin ang bakod na pader samantalang si Ray naman ay nagpunta kay Isabella para libangin ito at hindi i-check ang kanilang mga tracking device. Nagulat naman si Ray sa nalaman na mas mapapabilis ang pag-ship sa mga bata at hindi nasusundin ang dalawang buwan na pagitan. Samantala habang naglalakad ay nagulat ang mga bata nang makita na nandoon pala si Sister Krone at sinabi pa nito na nakita daw niya ang mga pag-uusap nila at dagdag pa nito na alam niya na ang lima ay alam na ang lihim at saka inaya niya ang mga bata na makipagtulungan sa kanya. Si Sister Krone ay nais makipag-alyansa sa kanila dahil sa pareho daw nilang kalaban si Isabella. Tinanong ni Emma kung paano sila makakasiguro na hindi sila nito lolokohin at sinabi naman ni Krone na pwede daw siyang isumbong ni Ray kay Isabella tungkol sa pakikipag-alyansa nito sa kanila at pwede din naman daw na isumbong niya si Ray kay Isabella tungkol sa pagiging traidor nito sa kanya. Sinabi ni Sister Krone na ang mga batang babae na umaabot ng 12 taon ay maaaring mamili kung gugustuhin pa nilang mabuhay sa pamamagitan ng pagiging isang ina ng mga bata sa isang farm.
Ipinakita nito ang kanyang numero at ang kanyang tracking device na nakalagay sa puso at dagdag pa niya na ang isang matanda ay hindi kailanman maaaring lumabas ng farm dahil sa siguradong mamamatay sila dahil patitigilin ng tracking device ang pagtibok ng kanilang puso at kapag pinatay naman daw sila ay malalaman pa rin ito ng mga halimaw dahil na rin sa tracking device. Kaya naman ang hangad niya lang ay mapatalsik sa pwesto si Isabella upang mapalitan niya ito kaya naman nais niyang makipagtulungan sa mga bata. Umayag sa kasunduan ang mga bata at inanyayahan naman sila ni Krone na magpunta sa kanyang silid mamayang gabi. Habang nasa loob naman ng bahay ay sinabi ni Norman na hindi dapat sila magtiwala kay Krone dahil kinukuha lang nito ang kanilang loob upang makakuha ng mga Frau Eva sa kanilang pagtakas. Kaya naman hindi dapat malaman ni Krone ang tungkol sa pangwasak ng tracking device. Binabalak ni Norman na gamitin si Krone upang mabawasan ang kanilang kalaban. Umalis naman si Norman at Ray upang mag-usap at kinausap naman ni Emma sina Don at Gilda. Samantala si Isabella ay nagpunta sa gate para kunin ang isang package. Si Emma at Norman naman ay nagpunta sa silid ni Krone at sinabi nito na pwede nilang itanong ang kahit na ano sa kanya. Kaya naman gustong makita ni Emma ang bagay na ginagamit nila para malaman ang lokasyon ng mga bata at agad naman itong inabot ni Krone. Nagkunwari ang dalawa na hindi nila alam kung nasaan ang tracking device sa kanilang katawan at laking gulat nila nang sabihin ni Krone sa kanila ang katotohanan na ito ay nasa kanilang mga tenga. Dagdag pa nito na hindi nila maaaring sirain ang mga tracking device sapagkat malalaman ito ng mga halimaw kaya naman ang tanging solusyon lang ay putulin ang kanilang mga tenga o di naman kaya ilabas ito mula sa kanilang katawan. Sinabi rin ni Krone na may mga kagamitang pangmedisina sa loob ng bahay ngunit ito ay para lamang sa 5 tao. Tinanong naman ulit ng mga bata si Krone kung nakita na ba nito ang mundo sa labas. At sinabi nito ang katotohanan na hindi pa ito nakakalabas at may mga tao sa labas ng gate na nagbibigay sa kanila ng mga kagamitan kagaya ng pagkain at mga damit. Nagpaalam na nga ang dalawang ngunit nang papalabas na sila ay biglang natawa ng malakas si Krone sabay sinabi nitong alam na pala ng mga bata kung nasaan ang mga tracking device at kung paano sirain ito sa pamamagitan ng kanilang body language. Nagkakembot ang bruha at sinasabing bumalik sila habang kinakabahan naman ang dalawa. Samantala si Ray naman ay kinuha na ng litrato si Isabella. Ang camera pa lang ito ay ang huling laruan na tatanggapin niya mula kay Isabella sapagkat malapit na siyang ipadala sa labas. Kinabukasan ay nagplano ang 5 bata para mag-imbestiga sa bakod na pader. Habang nililibang ni Ray si Isabella ay aakyatin ito nila Norman at Emma habang sila Don at Gilda naman ang mga lookout. Sinabi nila Emma at Norman kay Ray na nalaman ni Krone na alam nila kung paano sisirain ang tracking devices at gagamitin pala ni Ray ang mga pyesa ng kanyang camera para matapos niya ito. Samantala pinag-iisipan naman ni Krone kung bakit gustong ilihim ng mga bata ang kanilang nalalaman tungkol dito kaya naman naisipan nito na mag-imbestiga. Nagpunta siya sa kwarto ng mga bata para maghalungkat at may nakita itong isang papel at saka tumakbo pabalik sa kanyang kwarto at nagsaya. Mamaya pa ay may kumatok sa kanyang kwarto at laking gulat niyang ito pala ay si Isabella na may hawak na patalim, kinabahan siya pero pambukas pala ito ng sobre na may laman na sulat para sa kanya mula sa headquarters. Ang nakasulat sa papel ay magiging isang ina na rin daw si Krone sa ibang farm kaya naman sinabi ni Isabella na naghihintay na raw sa kanya si Grandma sa labas ng gate ngunit alam nito ang masamang balak sa kanya ni Isabella. Hawak ni Krone ang isang ballpen at isang papel para ilagay sa kung saan, at pagkatapos ay pumunta na siya sa gate at nandoon nga si Grandma na naghihintay sa kanya. Irereport ni Krone ang nalaman sa loob ng farm ni Isabella, ngunit kinampihan ni Grandma si Isabella saka iniwan na siya nito at pagsara ng gate ay bigla nang dumating ang isang halimaw. Habang hawak-hawak naman ang halimaw si Krone ay naalala nito ang ballpen at papel na inilagay niya sa drawer ng mga bata para matulungan silang makatakas para makaganti siya kay Isabella. Samantala sa bahay naman ay pinuntahan ni Ray si Isabella para linlangin habang isinasagawa nila Norman at Emma ang pag-inspeksyon sa bakod. Habang papaakyat sa hagdan ay sinabi ni Isabella kay Ray na ipinadala niya na si Krone sa mga halimaw dahil hindi niya na ito kailangan at ganun rin daw ang gagawin niya kay Ray dahil sa wala na rin daw itong pakinabang sa kanya at alam din pala nitong traidor siya kaya naman ikinulong siya nito sa dating silid ni Krone. Agad namang tinignan ni Isabella ang tracking device kaya naman nalaman niya na papunta sa mga bakod si Emma at si Norman. Nagtaka naman si Gilda at Don dahil lumabas ng bahay si Isabella ngunit walang signal si Ray na itigil na ang inspection kaya naman tumakbo si Don sa loob ng bahay at tinulungan itong makalabas si Ray at nagmamadali sila para puntahan sina Emma at Norman bago pa makarating doon si Isabella. Subalit naunahan na sila ni Isabella papunta sa dalawa. Sinabi nito na ito ay ang unang pagkakataon na kakausapin niya ang mga bata na walang halong pag-acting kaya naman nagpakilala siya sa dalawa. Kinukumbinsi sila nito na tumigil na sa kanilang balak na pagtakas dahil sa mahal na mahal daw sila nito, at nagulat sila nang sabihin ni Isabella na alam niyang 5 silang nakakaalam ng lihim. Nagkunwaring sumuko na ang dalawa pero biglang hinawakan ni Emma si Isabella habang si Ray ay aakyat sana ng bakod pero biglang may narinig na nag-crack si Norman at yun pala ay ang mga buto ni Emma sa binti.
Nang dumating ang tatlo ay nakita nila ang sitwasyon kung gaano kapursigido si Isabella na sila ay may deliver ng maayos dahil sa sila ay mga high quality parcel. Sinabi rin ni Isabella na ipapadala na raw si Norman sa labas ng gate kinabukasan na ikinagulat ng lahat. Bumalik naman si Isabella buhat-buhat si Emma na parang walang nangyari. Pinuntahan naman ni Norman si Emma sa silid nito upang palakasin ang kanyang loob at nagpaalam na kukuha ito ng tubig ngunit naiyak habang nasa lababo. Samantala sinabi naman ni Ray na makakatakas sila kasama si Norman at saka pumunta ito sa silid ni Emma. Pagbalik ni Norman ay kinumbinsi nila itong magkunwari na tumakas kinabukasan sa pamamagitan ng pagsira sa tracking device sa kanyang katawan at pagtatago habang hinihintay na gumaling ang mga binti ni Emma, subalit ayaw nitong makinig dahil kapag nawala daw siya ay baka isa kay Emma at Ray ang ipalit sa kanya. Kaya naman naisip ni Emma na balian ng buto si Ray dahil kung hindi maayos ang kanyang lagay ay maaaring hindi siya ipapadala sa labas. Naiiyak naman si Norman dahil sa handang gawin ng mga kaibigan ang lahat para siya ay mailigtas. Ibinigay ni Ray kay Norman ang device na pangwasak sa tracking device saka pinayuhan na magtago sa gubat at magsagawa ng inspection sa bakod na pader. Itinanong naman ni Norman kay Ray kung paano nito nalaman ang lihim, at sinabi nito na naaalala niya ang mga memorya nung siya ay isang sanggol pa lang, at nagsimula itong ikwento ang kanyang mga alaala mula nung siya ay isang fetus pa lang at sinabi pa nitong ang labas ng gate ay konektado sa headquarters ng mga halimaw. Dahil sa kanilang mga napag-usapan ay desidido na ulit ang tatlo na ipagpatuloy ang kanilang plano. Kinagabihan ay ipinaalam na ni Isabella sa mga bata na may mag-aampon na daw kay Norman, at ito naman ay ikinagulat ng lahat at saka nag-iyakan ang mga batang paslit sa lungkot. Samantala habang si Gilda ay gumagawa ng bagong lubid, ay nakita naman ni Norman ang isang ballpen at papel na iniwan ni Krone sa kanila. Pagkatapos ay agad itong nagpunta sa gubat, inihanda ang lubid at gamit ito ay umakyat siya sa bakod na pader. Magdadapit hapon ay tinignan ni Isabella ang lokasyon ni Norman kaya naman kinabahan ang apat. Subalit ngumiti ito dahil si Norman ay nagbalik mula sa kagubatan at hindi ipinagpatuloy ang pagtakas kaya naman takang taka at galit na galit ang mga kaibigan dahil hindi siya nakinig sa mga ito. Lumayo ito ng bahagya at sinabi na isa palang bangin ang nasa likod ng bakod na pader kaya naman hindi na siya magbabalak pang tumakas. Habang nasa silid ay sinabi ni Norman na isang bangin ang nasa kabila ng malaking pader. Samantala habang sinasabi ang nalalaman sa dalawang kaibigan ay biglang pumasok si Phil dahil pinapatawag na daw si Norman ni Isabella. Sinusubukang baguhin ng dalawa ang kanyang desisyon ngunit handa na itong magpakain sa mga halimaw alang-alang sa mga kaibigan kaya naman sinauli na nito ang device na ginawa ni Ray. Nagpaalam siya sa dalawang pinakamatalik na kaibigan sa pamamagitan ng pagyakap sa mga ito ng mahigpit. Habang nag-iimpake ay nakita niya ang isang laruan at naalala ang nakaraan kung paano nila ito ginamit ni Emma nung nagkasakit siya nung mga bata pa sila. Alam ni Norman na kakainin lang siya ng mga halimaw kaya naman ang laruan lang ang nilagay niya sa kanyang bagahe. Pagbaba ay hinihintay na siya ni Isabella sa hagdan. Bago umalis ay nagpaalam muna si Norman sa lahat ng mga bata na ikinalungkot ng mga ito. Si Ray naman ay ayaw siyang makitang umalis kaya nagkulong ito sa infirmary. At si Emma naman ay hindi kumikibo ngunit nang papalabas na siya ng pinto ay biglang tumakbo si Emma papunta kay Norman dahil hindi pa ito sumusuko pero nang subukan niyang sirain ang tracking device ni Norman ay itinulak siya nito. Wala namang alam ang mga bata sa nangyayari kaya akala nila ay normal na away lang ang nagaganap. Nag-usap pa ang dalawa dahil ayaw talaga siyang paalisin ni Emma. Sinabi naman ni Isabella na kailangan na nilang umalis ni Norman at saka pinagbantaan si Emma na papatayin ito kapag inulit ang iskandalo na ikinatakot nito. Sa huling pagkakataon ay nagpaalam si Norman sa kaibigan saka iniabot ang device na ginawa ni Ray. Pinitian naman niya si Ray mula sa itaas ng hagdan at saka umalis. Habang naglalakad ang dalawa papunta sa gate ay tinanong niya si Isabella kung masaya daw ba ito, pero nabigla siya at saka sinabing masaya daw siya dahil nakilala niya si Norman. Dumating na nga sa gate ang dalawa at nakita niya muli ang karwahe na ginamit kay Connie, at pinapasok naman siya ni Isabella sa isang silid para doon maghintay. Kinabukasan ay malungkot na malungkot si Emma at si Ray sa pag-alis ni Norman. Kinagabihan ay nag-usap ang apat na bata subalit wala nang pakialam si Ray sa kanilang plano sapagkat napapaligiran ng bangin ang kabila ng bakod na pader. Umalis naman si Emma ng malungkot dahil kay Ray na pananghinaanan ng loob at saka umiyak sa loob ng kwarto. At bigla naman siyang nagulat nang nandoon pala si Isabella, at kinukumbinsi nitong pasukuin na siya sa planong pagtakas dahil nag-iisa na lang daw siya. At saka inalok siya ni Isabella na maging isang ina ng iba pang farm kagaya niya, subalit tinanggihan ito ni Emma, at saka nagbanta na hindi sila makakatakas. Isang umaga habang masayang naglalaro ang mga bata sa labas ay malungkot pa rin si Emma dahil sa mga pangyayari. At ganun din si Ray. This oras na ng gabi ay nakita ni Emma si Ray na nagbabasa mag-isa, at sinabi nitong ito na raw ang huli niyang gabi, at ang huli niyang pagkakataon para magpaalam sa bahay dahil ipapadala na rin siya sa mga halimaw.
Tinanong naman ni Ray kung sumuko na daw ba talaga si Emma, at biglang tumapang ang mukha nito. Hindi pala totoong sumuko ang dalawa at ginagawa lang pala nila iyon para paniwalain si Isabella, pero hindi parents sila tinitigilan bantayan nito. Kaya naman ang ibang mga bata ang naghanda ng mga kakailanganing kagamitan sa pagtakas na ngayon ay kumpleto na. Nagpa siya si Emma na tumakas daw sila bukas ng hapon bago ipadala si Ray. Ngunit sinabi ni Ray na mahirap tumakas ng maliwanag pa dahil mahirap daw magtago, kaya naman gusto nitong ngayong gabi na daw sila tumakas pero kailangan nila ng distraction para kay Isabella, at sinabi nitong sunugin daw nila ang bahay. Nagsimula na ngang ibuhos ni Ray ang gasolina pero sinabi ni Emma na paano kung hindi patayin ni Isabella ang apoy at bantayan lang sila nito. Kaya naman biglang ibinuhos ni Ray ang isang natitirang gasolina sa katawan dahil balak pala nitong mag-suicide kasama si Isabella para makatakas ang mga kaibigan. Saktong 12 AM nang balak ng sindihan ni Ray ang katawan, ay sinalo ni Emma ang posporo, at saka dumating si Nalanyan at Tome na may dalang mga gamit para magamoy katawan ng tao habang nasusunog. Pinutol ni Emma ang kanilang tenga ni Ray, saka sinindihan ang gasolina gamit ang posporo. Samantala habang nasa office si Isabella ay may bigla itong narinig kaya naman bumaba ito kaagad para tignan, at agad na naamoy ni Isabella ang amoy ng nasusunog na katawan na inisip nitong si Ray, at saka nakita si Emma na umiiyak. Sinabi ni Emma kay Isabella na si Ray ay nasa apoy kaya naman kinumpirma muna ito ni Isabella at nakita na tama nga ang sinasabi nito. Sinubukang patayin ni Isabella ang apoy pero nabigo siya, at pagtingin sa likod ay biglang wala na doon si Emma. At ang nakikita pala ni Isabella sa tracking device ay isa na lang tenga, kaya naman galit na galit ito dahil sa nautakan siya. Samantala si Emma naman ay nakarating na sa kinaroroonan ng mga bata, habang si Ray ay hindi makapaniwala dahil sa hindi na niya kinailangan magpakamatay pero naligtas pa rin ang mga bata. At ang lahat pala ng ito ay ang plano ni Norman. Nagpatuloy na ngang tumakas ang mga bata samantala balak naman mag-report ni Isabella sa headquarters ngunit may bara ang lock ng pinto. Nagtataka naman si Ray kung paano nalaman ng mga bata ang katotohanan, at sinabi ni Don na si Emma ang nagsabi sa mga ito, at narinig pa ng mga ito ang pag-uusap nila Emma, Norman at Sister Krone. Nang makarating sa bakod ang mga bata ay inakyat na nila nito gamit ang lubid na gawa sa tela. Naisip naman ni Ray na parang hindi kumpleto ang mga bata, at sinabi ni Emma na iniwan nila ang mga 5 taong gulang pababa. Ngunit babalikan din nila ang mga ito bago lumipas ang 2 taon. Samantala si Isabella naman ay naisalba ang radyo sa labas at saka nagbabalak na sundan ang mga bata ngunit hinaila ang palda ng batang paslit na si Phil. Na nag-iisa na lang sa farm na nakakaalam din ng katotohanan sapagkat sinabi sa kanya ni Emma. Dinala naman ni Phil si Isabella sa mga batang naiwan gaya ng plano, subalit nagpaalam ito na ililigtas sila Emma at ang iba pa. Nag-report na nga sa headquarters si Isabella kaya naman tumunog na ang mga alarm. At naghanda ang mga sundalo ng mga halimaw para hulihin ang mga bata. Nagtataka naman si Ray kung paano sila makakatawid sa bangin pero binabalak palang tumawid ng mga bata dito gamit ang zipline na gawa sa tela na sinanay na nila kung paano gawin sa loob ng farm. Habang tumatawid isa-isa ang mga bata ay na-imagine ni Ray na nandoon si Norman kausap niya. Samantala si Isabella naman ay tuloy ang pag-contact sa headquarters dahil hindi niya makita ang mga bata. At saka naisip na baka sila ay nasa bakod kaya agad itong tumakbo papunta doon. Ang isang bata naman ay natatakot na tumawid sa bangin at saka umiyak, kaya naman kinarga siya ni Ray sabay tumawid sa bangin na ligtas namang nakarating sa kabila. Sumunod na tumawid si Nalanyan at Toma, at si Emma na lang ang naiiwan sa kabila ngunit si Isabella naman ay nakaakyat na rin sa bakod na pader at naabutan siya. Nagmakaawa naman si Isabella na huwag siyang tumuloy, subalit pagkatapos magpaalam ni Emma ay agad na itong tumawid sa kabila. Pagkatawid ay pinutol na nila ang lubid. Si Isabella naman ay naiwan at habang nasa taas ng bakod ay naalala niya ang isang kaibigan noong bata pa lamang siya na tumutugtog ng magandang awitin sa ilalim ng puno. Na di kalaunan ay naipadala na rin sa labas kaya naman labis siyang nalungkot. Bumalik pa ang mga alaala niya kung paano siya naging isang ina at habang nagbubuntis ay kinakanta niya ang paboritong awitin mula sa kaibigan. At isang araw ay nakita niya si Ray na inaawit ang paboritong awitin ni Isabella kaya nagtaka ito kung bakit alam ito ni Ray. Kaya naman nalaman niyang si Ray pala ay ang tunay niyang anak. Natalo na nga si Isabella kaya naman hiniling na lang nito na sana ay makaligtas ang mga bata sa labas. At alam din pala ni Isabella na alam ni Phil ang katotohanan na ikinagulat nito. Nagpatuloy naman sa pagtakbo ang mga bata para sa kanilang kalayaan at saka nakita ang unang umaga sa labas ng farm. At dito na nga nagtatapos ang huling part sa first season ng series na ito mga Lodi. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo mga Lodi para naman hindi na ko maging malungkot. Mwa mwa chup chup aa.